Good morning! Welcome back to my YouTube channel again. So for today's video, gaano nga ba kalakas ang bagyong Quinta at bagyong Holly na nanalanta din dito sa Dasmariñas, Cavite? So, ayan. Ang mga kailangan lamang din talaga natin gawin tuwing may kalamidad at higit sa panahon ng pandemyang ito ang makinig sa mga balita, maging handa, maging alerto kasama na din dyan. At higit sa lahat ang pananalangin. Prayer is the best weapon in this pandemic and in this calamity. At sabi nga ni Padre Pio ng Petrolchina, pray and don't worry. Napakalakas po ng bagyong Quinta dito sa Dasmariñas, Cavite. So ang oras na ay 3:53 ng hapon. Ayan. Signal number 4 na talaga, ramdam mo na talaga yung bagyong Holly dito sa Dasmariñas, Cavite. So ayan, binaba na natin yung halaman na orchids, ayan. Pero yung iba nandyan pa din. Pakatatag kayo mga halaman. Ang oras na nga ay 4:40, ayan. Malapit na mag-alas 5. Napakalakas pa rin mga puno doon ay nagyuyug-yugan. Ayan, nagsasayawan na nga po sila. Ayan. Ang abokado ng aming kapitbahay ay... At ang mga buko, ayan, ang pinagkukuhanan ng mga tuba. Ayan. Malapit na nga mag-alas 5. Ayan. Nakakatakot talaga yung hangin niya. Pero ambon lang, walang halong ulan. Ambon lang to. Sobrang dilim na talaga. Nitong October 26 nga, 2020, nalalanta din ang bagyong Quinta dito sa Dasmariñas, Cavite at mga kakatig lugar ng bansang Pilipinas. At dito sa Dasmariñas, Cavite ay may ambon at ulan na medyo malakas din at hangin. Hindi naman ganun ka lakas ang epekto ng bagyo dito sa Dasmariñas, Cavite. Salamat sa Diyos at sa ibang mga kakatig lugar dito sa bansang Pilipinas ay nagkakaon nga ng baha, ng landslide, at eto ngang bagyong Holly ay super typhoon nga talaga kasi nung Sabado ay medyo maaraw pa nga at kala mo walang bagyo kinabukasan, at baka sinasabi ng Panginoon na tayo'y maging handa, at kinabukasan nga nitong Linggo ay medyo na ambon na nga dito sa Dasma at sa ibang lugar, lalo sigit sa Bicol, ay umaga pa nga lang ay nakamdaman na talaga ang bagyong Holly. At dito ay wala namang nagtumbahan ng mga puno, nagsasayawan lamang ang mga puno, yung mga alas 4 na hangin-hangin lang na may ambon. Ngunit walang ulan. At inaalin natin ang puting kandilang ito. Ngayong November 2 nga ay maaraw na,
Yan. Salamat sa Diyos. At ngayong araw nga din ito ay ating inaalay ang ating mga panalangin sa ating mga kapamilyang yumauna, at isama't dalangin din natin ng ating mga kapamilyang lubos na naapektuhan ng bagyong Rolly na ito, ang mga kapamilya nating nasa Bicol, mga binaha, mga nawalan ng ari-arian, mga nawalan ng negosyo, ang mga palay, at ang ating mga kapamilyang mga nasa evacuation center, naway tulungan tayo ng Panginoon sa ating pagbangon sa pandemya at sa kalamidad na nalanta ngayong November 1, 2020 ang bagyong Rolly, at ang ating mga kapamilya ding sumapayapa na dahil sa bagyong Rolly na ito, ang mga nalunod. Amen.